Good news sa mga sineserbisyohan ng Meralco, posibleng bumaba ang babayarang bill sa kuryente ngayong Hulyo. Pinakamabagal naman sa loob ng 13 buwan na naitalang 5.4% na inflation rate ngayong Hulyo. Pero hindi pa raw yan ramdam ng ilan. Saksi si Maki Pulido. Mula sa 8.7% inflation rate noong Enero ngayong taon, bumaba ito sa 6.1% noong Mayo at nitong ang Hunyo naging 5.4%. Pinakamababa na ito sa loob ng 13 buwan ayon sa Philippine Statistics Authority. Ibig sabihin, bumabagal ang pagmahal ng mga produkto at serbisyo. Sabi ng ilan naming nakausap, hindi ko po siya ramdam. When it comes to income, parang hindi po sapat para sa mga bilihin. Eh, ang sahod naman, ganun pa rin, hindi naman na ganun. Sakto lang na basta makaraos ng isang araw. Ang ilan ngang bilihin gaya ng bigas, nagmahal. 40 pesos na ang kada kilo ng regular milled rice sa Litex Market, Quezon City, mula sa 38 pesos noong Enero. Piso-piso siya, pero parang dire-diretso. Dire-diretso yung pagtaas niya. Dahan-dahan siyang tumataas. Yung changes niya ay across dun sa 3 commodity grouping ng ating rice. Ang whole chicken naman, mas mahal ng 10 piso nitong Hunyo kumpara noong Mayo. Mataas po ang manok. Walang makuha ang manok. Mahinado ang supplier ng manok. Sabi ng PSA, pangunahing dahilan sa pagbaba ng inflation rate ang pagbagal sa pagmahal ng pagkain, partikular sa karne tulad ng manok at mga inuming hindi nakalalasing. Nakatulong din sa pagbaba ng inflation ang pagbaba ng presyo ng gasolina at diesel, pati singil sa kuryente, tubig at pabahay. Sabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas at NEDA, inaasahang bababa pa ang inflation rate ng 2-4% sa pagtatapos ng 2023. Pero marami pa raw hamon tulad ng posibleng epekto ng pagtaas ng pasahe, mataas na to sa mga highway na daanan din ng mga delivery, problema sa supply ng pagkain at epekto ng El Nino sa agricultural supply. We will try of course to continue to bring it down, but that requires our success in increasing our production, making it more efficient. Bumaba naman ang presyo ng itlog sa mga palengke sa Isabela dahil sa dami ng supply. Mas mura ng 50 sentimo hanggang piso ang kada piraso, depende sa laki. Hindi gaya noon na walang gaanong supply. Ngayon, meron na. Pati singil sa kuryente, inaasahang bababa ngayong Hulyo para sa mga customer ng Meralco. Mas mababa raw kasi ang generation cost o gastos ng mga planta sa paglikha ng kuryente. Yun namang July hanggang Pebrero is what is termed as the rainy season. May spillover dun hanggang February na malamig pa rin ang klima. Plus yung gamit ng mga kababayan natin, talagang pababayan. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Mga kapuso, saksihan ang unang pasok ng mga balita. Maaaring mapanood ang saksi at ang iba pang GMA Newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.